Magandang gabi, BG Sitagig. Palakpahan naman. Let's do this. Come on! Happy holidays, everyone. I'm Alex Calye, one of the writers of Showtime. At magandang gabi po sa inyo lahat. Palakpahan naman. Taas na yung energy. Come on! Mga kaibigan, sa mga hindi nakakalam, ako po ay taga Signal Village. Sino taga Signal dito? Ayos. Sa mga mayamang side po, kami naman po yung mahirap na side. Para maging social kami, sinasabi namin, taga saan ka sa Taguig? Across C5. Di ba? Signal Village. Hindi kami hinahatidan ng taxi. Kailangan namin mag-plus 50 para hatid tayo. Tama ba? And BGC Taguig, magandang gabi sa inyo lahat. At mamaya, pagkatapos ng mga 12 o'clock, bagong taon na, bagong dekada. Yes, kailangan natin maging positive. I'm from ABS-CBN. Sino naman nanonood ng mga ABS-CBN dito? Sino nanonood ng teleserye? Ayos, manood kayo ng teleserye namin sa mga sosyal. Marami kayong matututunan sa teleserye namin. Ang una nyo matututunan, pagbabait sa'yo, driver mo, siya ang tunay mong ama. Lahat naman, nanonood ba ng news? Manood kayo ng news ng ABS-CBN. Ang gaganda ng news namin. Pagtag-ulan at may baha, laging may reporter, ganito ang reporting. Baha na naman sa Malabon hanggang tuhod. Tuhod, Nino. Kung tuhod ni Dagul yan, di okay lang. Meron namang reporter, kasalukuyan nasusunog ang bahay. Ganito mag-report. Kasalukuyan po nasusunog ang bahay. Kausapin po natin ang pamilyang nasusunugan. Kumusta po? Eto, masaya. Matagal na namin gusto masunog ang bahay na yan eh. It's a dream come true. Mamaya may mabubutukan, may reporter na naman lalapit, naputukan na yung kamay, lalapitan nila putukan. Ano pong pakiramdam nyo ngayon? Oh my God, ang saya maputukan. I-recommend ko sa lahat to, putol na daliri ko, pero I'm very happy. Commercial, 2020 na, gusto ko makausap ang Safeguard. Hanggang ngayon, Safeguard, it kills 99.9% of germs. 1980s pa lang, Safeguard, it kills 99.9% of germs. Ba't di nyo mapatay yung 0.1? Is there politics involved? Sus Mario Joseph, ang San Miguel, ang commercial ng beer, hanggang ngayon, wala pa rin lasing. Kaya yung mga kabataan, ang dami nagiinuman. Paano ang mga commercial, lagi nagsasayawan sa bar, cool na cool. San Miglite. Si Sam Pinto, may commercial, maganda babae, nag-swimming, lasing, pag-ahon, sexy pa din ang lakad. Hindi totoo yun? Ang babae lasing, nag-swimming, hindi naahon yun. Kaya ako, pag gumawa ko ng commercial ng beer, mabilis lang, walang kasanungalingan, parang gayto lang, totoong totoo. Red Doors, ito ang tama. Pare, mahal na mahal ko siya. Iba ang suka ng mayayaman at mahirap, no? Ang suka ng mayaman, tingnan mo, pag sumusuka sa mga gilid ng mga Revel, may steak, caviar, french fries. Ang mahirap pag sumusuka, green lang. Tapos may dingdong. Walang yan dingdong yan, di matunaw-tunaw, no? Lalo na yung green peas. Uy, sayang to. Mga kaibigan, magbabagong taon na. Positive lang tayo. Huwag natin intindihin ang mga negative. Tama ba? Pag natatraffic kayo sa EDSA, huwag nyo masyado intindihin. Reklamo kayo ng reklamo sa traffic sa EDSA. Pag nawala ang traffic sa EDSA, kakabahan ka rin. Nag-drive ka na bang walang traffic? Ninervyous ako eh. Ba't walang traffic? May problema ba sa gobyerno? Alam nyo, all you have to do is look around. Naraming nakakatawa sa Pilipinas. Matagal ko nang inahanap ang may-ari ng St. Peter Memorial. Kasi habang nagdadrive ako sa EDSA, nakita ko yung billboard. Hindi ko alam ba't inaproba ng marketing. Totoo to. Dalawang billboard ng St. Peter. True story. Unang billboard, 50% off from July to December. Hurry! Paano ko sasabihin sa nanay ko yun? Nay, may promo St. Peter ah. Baka gusto mong i-avail. Isa pang billboard, buy one, take one. Paano ko sasabihin sa nanay ko yun? Nay, kausapin mo kaya si tatay. Magsabay na kayo. Mga kaibigan, marami akong nakikita mga kabataan. It's 2020. Marami ng mga millennials. But what I'm going to tell you right now is the truth. Ang mga kabataan ngayon, they're getting weak. I'm sorry. Kukwento ko sa inyo kung bakit. Yung anak kong 11 years old, nadapa. Dinala ko sa ospital. Sa St. Luke's. Anong ginawa?
CT scan, x-ray, injection. Pag-uwi, ako na umiiyak eh. Ang mahal eh. Eh, nung kabataan ko, sa mga nanay dyan, natatandaan nyo ba to? Pag nadapa ako, duguan na yung mukha ko, ha? Tatawagin na ako ng nanay ko, halika dito. Anong ginagawa ng nanay ko? Ginagalon na yung baba ko. Ang gusto ng nanay ko, wag lang ako mabobo. 1+1, 2. Okay ka pa, okay ka pa. They're getting weak. Ang mga bata, nadapa yung anak ko. Habang ginagamot ko, nakatawa pa. Walang learnings. Bakit? Betadine. Walang hapde. Bisit na bisit ako dyan. Kasi naalala ko nung bata ako, pag nadapa ako, hindi ko problema yung sakit ng dapa. Ang problema ko yung gamutan. Nay, nadapa ako. Tado ka, ha? Dahil kunin mo yung mertiolate. Yung mertiolate, kulay na kulay pa lang, mahapdi na. Isang patak, flashback ang buhay mo eh. Kala mo, mahal ka ng nanay mo pag tinanong niyang, mahapdi pa? Hindi na po. Bumabalik! Millennials, meron akong 22 years old na anak, lalaki, graduate ng Lasal, 80,000 ang tuition, trisem, 240,000. Nung graduate, anong sinabi sa akin? Daddy, I need to rest. Napagod ka? Saan ka napagod? Sabi niya, magbabakasyon ako sa Japan. Wow, Japan! Gustong-gusto natin ang Japan, oh, lahat nasa Japan ngayon. Bakit? Wala raw krimen, malinis. Ang Pinoy, hindi bagay sa Japan. Ayaw natin ng masyadong tahimik. Ang Pinoy, pag nagpupunta sa Japan, dumidiretso sa hotel. Saan nagpupunta? Sa toilet. Bakit? Kinukuha yung shampoo, conditioner. Nagpunta ako sa toilet sa Japan, nakakita ko ng Shiseido. Yung Shiseido, ang mahal nun, ang laki. Hindi ko mauwi. Mahuhuli ako. Alam mo, ginawa ko, lumabas ako, bumili ako ng Ziploc. Hating gabi na. Ang high-tech ng toilet sa Japan. Grabe, ang toilet sa Japan, pag binuksan mo yung pinto, automatic, umaangat yung upuan. Dito, pag nangyari yun, binuksan mo yung pinto, umaangat yung upuan, multo yun. High-tech, pag umupo ka, sa Japan, umiinit, automatic ang upuan. Dito, pag umupo ka, iinit ang ulo mo eh. Ang bidet sa Japan, grabe, ang sarap ng bidet. Pag pinindit mo yung bidet, paglabas ng tubig, alam niya kung saan tatama. Eksakto sa butas. Kahit i-adjust mo, sumusunod yung tubig eh. Nasa labas na ako, sinusundan pa ako ng tubig eh. Dito, pag gumamit ka ng bidet, mag-ingat ka, testingin mo muna. Ang laas ng pressure. Buwabasag ng pader. Pwede mong pang disperse sa mga nag-rally. Pag na-hold up ka, takbo ka sa CR. Ano? May ginamit akong bidet dito, hindi ko na-testing, nagmamadali ako. Pag tira ko sa pet ko, dito lumabas yung tubig eh. May 11 years old akong anak. 120,000 ang tuition. Coleo de San Agustin. Nagbayad ako ng cash. Pumunta ako sa eskwelahan. Yung cashier, babae. Tinula ko yung 120,000 na cash. Kinuha ng babae yung cashier. Wala man lang emosyon. First time ko nagbayad sa babae ng malaking halaga, ng walang kapalit. Ang sakit-sakit. Kaya kinausap ko yung anak ko, anak, mag-aral ka mabuti ha. Sabi sa anak ko, daddy, hindi ako matalino. Okay lang yun. Basta ito lang huwag mo gagawin sa klase. Ang tumae. Bakit? Ang pinakamatalino, hindi ko na matandaan yung pangalan. Pero yung tumae, hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa rin. August 18, 1988, alas 3 ng hapon, San Sebastian College. Hindi ko na sasabihin, blinak niya ako sa Facebook eh. Hindi ko alam ba't niya ako blinak sa Facebook. Napakapikon. Yung classmate ko na tumae, napakapikon niya. Nag-post siya sa Facebook. Sa wakas, graduate na yung anak ko. Nag-comment ako, pero tumae ka pa rin. Napikon! Parang tanga! Alam mo, anak, may kukwento rin ako sa inyo. Total, nakakita ko na maraming mga may asawa dito. Ako po ay married na. I've been married for 24 years, ladies and gentlemen. Huwag po kayong pumalakpak. I said I'm married. I'm not happily married. Kaya nga dito ako kahit New Year. Pera-pera lang yan. Nagpapasalamat ako sa ABS-CBN dahil binayaran ako. Maliit nga lang, pero cash. Hindi katulad ng St. Luke's, malapit sa atin. Kinuha ko dati niyan, binayaran ako. Alam niyo ba kung anong binayad sa akin? 50% pera, 50% GC. 30 x-ray. 1 month expiration. Araw-araw ako nagpa-x-ray para maubos yung hype na x-ray na yun eh. Ako po ay may asawa. Ang napangasawa ko po ay anak ng general. Mayaman po siya. It's a typical love story. Maganda at mayaman yung babae, gwapo yung lalaki. Walang yak, kwento ko to ha. Sa maalala, di ba, sa maalala mo kaya, di ba? Ang gaganda ng mga artista, pag tingin mo sa dulo, ang pangit naman pala sa totoong buhay.
Ayaw sa akin ng tatay, na general. Ang ginawa ko, nabuntis yung asawa ko. Sabi ko, kahit nabuntis kita, kakausapin ko ang tatay mong general. Hindi ako natatakot sa kanya. Mahal kita. Pumunta kami sa bahay. Sabi ko, general, nabuntis ko po yung anak nyo. Sabi sa akin ng general, paano mo nabuntis yung anak ko? Gusto niyo malaman, may pagkabasa. Huwag na! Anong papakain mo sa anak ko? Kung ano pong laman ng rep nyo? At kung magkano bibigyan yung allowance? It's really up to you, dad. Saan mo kayo titira? For the meantime, mga 10 years, dito muna kami sa'yo. Pagkatapos nun, ihahanap namin kayong magandang apartment. Alam nyo ba, ang mga babae, nakakita ko ng mga babae dito, lately, isang buwan na kami din nag-aaway ng asawa ko. Ang babae, pag hindi kayo nag-aaway, naiinip din eh. Sabi sa akin ng asawa ko, hayop kayo, saan muna tayo nag-aaway ah. Baka may ginagawa kang katarantaduhan ah. Ito po ang nangyari sa akin mga kaibigan ngayong taon. Ikukwento ko lang sa inyo. Nagpadala ng letter ang Ford Philippines sa akin. Binasa ko ang letter katabi ang asawa ko. Ito po ang linalaman ng letter habang katabi ko ang asawa ko. Dear Mr. Calleja, we would like to recall your Ford Everest because of airbag malfunction. Okay lang sana dahil concerned sila sa Ford Everest ko. Ang problema, wala akong Ford Everest. Pagtingin ko sa asawa ko, wala na itim na mata niya. Sabi sa akin ng asawa ko, so may Ford Everest ka. San mo pinark? May babae ka bang iba? Sabi ko, hindi totoo yan. Nagkamali ang Ford Philippines. Mag-post ako sa Facebook. Nag-viral yon. Nag-post ako sa Facebook. Dear Ford Philippines, next time pagsira ang unit nyo, huwag nyo nang sirain ang pamilya ko. Natutulog ako sa labas sa loob ng Honda Civic ko. Iniwan ko yung asawa ko. Sabi ko, papasok na ako sa showtime. Huwag mo intindihin yon. Alam mo ginawa ng asawa ko? Tumawag sa umari ng babae para humingi ng advice. Never in the history of mankind na ang dalawang babae nag-usap, may nasolve na problema. Hindi ko ma-imagine ang asawa kong babae tumatawag sa kumare niya na mare. May Fort Everest daw si Alex. At sasabihin ng babae na kumare niya na, mare, magtiwala ka sa asawa mo. Mahal ka ng asawa mo. Never! Dahil ang mga babae, may kulto yan. Kasalanan ng isang lalaki, kasalanan ng lahat. Kaya nga di ba nagkaroon ng problema si Gerard kay Bea? Damay-damay tayong mga lalaki. Umuwi ako sa gabi, sabi sa akin asawa ko, alam mo ginawa ni Gerard kay Bea? Hindi, pare-pareho kayo. Alam mo ang nangyari ng totoong buhay? Tumatawag yung asawa ko sa kumare. Pagsagot na kumare, hindi alam na kumare, pa tumatawag yung asawa ko. Alam mo pagsagot na kumare? Hello, ano, linuloko ni Alex, no? Gago talaga yung asawa mo, eh. Kinakasal pala kayo, minarandaman na ako sa hayop na yan, eh. Hintayin mo kami, 300 kaming babaeng pupunta dyan. Ganyan ang babae. Ang lalaki, concerned tayo, di ba? Pare, anong pangalan mo, pare? Pare, anong pangalan mo? Ang Pinoy, pag kinakausap mo na, nakatingin ako sa kanya. Ako? Ganyan-ganyan ang mga Pinoy eh. Pag utangan na, nag-uusap kayo, pare, ang ganda ng basketball, may pera ka. Ako? Anong pangalan mo, pare? Ron. Isang Ron lang o dalawang Ron? Ganyan ang Pinoy eh. John, Ron, Beck. Ron, pag barkada ko si Ron, may problema ako sa asawa ko, sasabihin ko na kay Ron. Ron, pare, may problema ako sa asawa ko. Ano sasabihin ni Ron? Pare, inom lang tayo. Ang mahalaga, buong pamilya. Ganyan ang mga lalaki. Gusto namin buong pamilya. Kaya kami pag nagiinuman sa beer house, hindi kami na mababae. Kami mga lalaki, pag nagiinuman sa beer house, nag-uusap-usap about family, kung paano mapagpapatibay ang family. Tama? Ang mga lalaki, pag nag-beer house, nagpapalitan ng mga Bible quotes. At pag may problema kaming babae, siyempre, ang solusyon, babae din. Ano ba, sinabi ako ng asawa ko, alam mo, hindi ko na nagugustuhan ang halik mo. Ang gagawin namin, pag nag-beer house kami, magta-table kami ng babae para consultation. Sasabihin na sa babae, paano bang masarap na paghalik? Halikan ko yung babae, yung learnings, iti-take home ko sa bahay. Dalawang klase ang galit ng babae. Dalawang klase ang galit ng babae. Mga kalalaki, level 1 na galit, huwag nyo mulang problemahin yun. Easy lang yun. Ano ang level 1 ng galit? Pauwi ka hating gabi, nasa pintuan ng anak mo, sasabihin sa'yo, Daddy, galit sa'yo si Mami. Pero natulog na siya, bukas na raw kayo mag-usap. Level 1, natulog pa eh, relax ka lang. Ano ang level 5? Ang level 5 is, nagda-drive ka, malayo ka pa sa bahay mo, nakita mo anak mo, tumatakbo sa daan, sinasalubog yung kotse. Daddy! Huwag ka muna umuwi! Mahal na mahal kita! Napakabuti mong ama! Aayusin ko ang libing mo. Buy one, take one sa St. Peter ngayon. Huwag ka na muna umuwi. Nakakita ko ng mga babae dito, tumatawa. Dahil nasa public, ganyan ang mga babae, hindi nagpapakita ng galit habang nasa public. Pero once pumasok ay sa kwarto, pagsara ng pinto, kawawa ang lalaki. Pagsara ng pinto, tarantado ka, tumatawa ka kay Alex. Yung asawa ko nga, nagpa-party, sumasayo kami. Hindi alam ng mga tao sa paligid na inaaway ako. Ang galing ng babae, habang nasa party, inaaway ka. Gito,
Pintado ka, kala mo natutuwa ako sa'yo. Pag-uwi natin, nyari ka, gago ka. Hello! Panalangin mo, wag muna tayo umuwi. Tarantado ka, galit ako sa'yo. Asawa ko, ay naaway ako habang naglilinis ng bahay eh. May natatamaan na ba? May nakita ko mga lalaki dito na pinagpapawisan eh. Next, tigil mo na yan. Yung asawa ko nga, inaaway ako habang naglilinis ng bahay eh. Oy, ba't ngayon ka lang? Sira ulo ka. Ano mangyayari sa buhay natin? Pagkatapos nun, ang linis ng bahay namin eh. Meron naman mga babae dito, yung iba naman babae style, yung nag-aalmusal ka, after mga 2 months, kakausapin ka, Alex, may tanong ako sa'yo. Gusto ko maging honest ka lang ha. Gusto ko maging tapat ka sa akin. Pag naging tapat ka, hindi ako magagalit. Promise. Galing ng babae man, budol-budol yung mga yan eh. Pag nag-umaming ka lang, tapos nagsabi ka ng totoo, life goes on. Hawak pa sa krus yan. Swear to God, hindi ako magagalit. Kahit si Jesus na ganun eh. Huwag kang amen! Magdasal ka lang, papatawarin kita! Tapos pag naniwala ka sa babae, ano, nababae ka na ba minsan, Alex? Oo, nababae ako. Yung hawak niyang krus, sasaksak siya sa noo mo. Mga kaibigan, ang ngayong taon, ang gawin nyo lang, mag-travel, magpahinga lang tayo, mag-enjoy lang tayo. Gusto nyo ba mag-travel? Pumalakpak ang gusto mag-travel. Pwede na tayo mag-travel dahil may Cebu Pacific Piece of Air. Alam nyo ba yung Piece of Air? Oh, mayaman tong crowd na to. Alam nyo ba yung Piece of Air? Gumamit na ba kayo ng Piece of Air just to taste the life of poverty? Sa mga hindi nakakaalam, yung Piece of Air, yun yung murang ticket na pagbilili mo ngayon, after 2 years, kakalilipad. Bilili mo, kasama mo yung boyfriend mo, paglipad mo, wala na kayo. Huwag na kayong bibili ng Cebu Pacific Piece of Air, didi-discriminate ng piloto, ang mga Piece of Air passenger compared sa regular fare passenger. Gayto po ang announcement ng piloto. Attention all regular fare passenger, in case of emergency, if you look under your seat, there's a life vest. To all Piece of Air passenger, in case of emergency, repeat after me. Our Father, masaya! Unique ang Pinoy! Palapakan natin ang Pinoy, mga kaibigan! Bakit unique ang Pinoy? Ako, nagpunta na ako sa ibang bansa, nag-stand up ako sa Malaysia, Amerika. Ang Pinoy, alam ko pag may kasabay ako. Minsan, nagsuswimming ako, alam ko may kasabay akong Pinoy. Bakit? Tayo lang mga Pinoy nakakapag-swimming sa swimming pool in complete basketball uniform. Kaya tuwang-tuwa ang mga lifeguard pag may nalulod na Pinoy eh. Hoy, number 32, Castillo, out! Unique ang Pinoy! Pag may naamoy tayo mabaho, hindi natin mapigilan sa sarili natin, kailangan natin i-share ang baho. Amuin mo. Pare tala, tinan mo, ang baho oh. Kaya nagpunta ako sa ibang bansa, naku, may naamoy ako mabaho. Papasok ako sa 7-Eleven. Papasok, kasama ko yung asawa ko. Bago ko, kukwento ko lang ha, pumunta kami sa Malaysia, kasama ko yung asawa ko. Tinan mo kung gano'ng kagulo yung mga babae. Kasabi ko yung asawa ko, lumilipad yung aeroplano. Siyempre, aeroplano yun, lumilipad yun, no? Tumayo ako. Tinanggal ko yung seatbelt ko. Sabi sa akin ang asawa ko, sa kapunta. Ano mga options ko sa aeroplano? Di ba toilet lang? Ano, lalabas ako sa WIS, mag-yossi ako? Sa kapunta, kakausabing ni piloto, hindi ko gusto yung pagpapalipad niya. May mga pilotong nervyoso, no? Yung pag nag-a-announce lagi ng turbulence. Ladies and gentlemen, in 5 minutes, we're gonna experience turbulence. Tapos haantayin mo, wala naman, nakaka-stress lang. Ang gusto ko mga piloto, yung nagugulat din siya. Ladies and gentlemen, oy, ano yun? Turbulence yun, hindi ko alam yun ah. Pumunta ako sa CR. Ang mga Pilipino, kung gaano mag-discriminate na maganda at pangit, tinan nyo ha. May nakita ko mga Pinoy, sabi sa akin, Alex, idol, naghihintay ako sa toilet, ako susunod. Sa aeroplano, paglabas na sa pintae, ang tangkad, ganun ng sexy. Napatingin kami lahat mga Pinoy eh. Pagpasok ko sa toilet, yung babaeng sexy, nakalimutan niya yung tae niya. Hindi ko na siya matawag kasi alam kong ako na pagbibintangan eh. Kasi pag sinabi ko, Miss, yung tae mo, sasabihin mo tao doon, tae mo yun, gago. Nakakasama ng loob kasi pagpasok ko, yung tae ko na yun, obligasyon ko na siya. Hindi ko sa kaano-ano, pero pangalan ko na yung nakataya. Pagdating namin sa Malaysia, pupunta kami sa 7-Eleven, kasama ko yung asawa ko. Pagbukas ko, alam niyo yung mga mabawong, yung nanununtok? Yung maba, pagbukas kong ganyan, hulo! Sabi sa asawa ko, tarantado ako, mapapatay tayo dito. Humiyang ka lang sa bibig. Alam mo, pumapasok kami sa 7-Eleven, para kayong mga astronaut. Hindi siya nag-work. Nalasahan ko eh. Napakasaya maging Pinoy. Wag tayong maghihiyang maging Pinoy, mga kaibigan. Kahit sa ibang bansa, ang Pinoy, pag nagsalubong sa kapwa Pinoy, sa Amerika, gayto magsalubong ang mga Pinoy. Pinoy ka? Oh, Pinoy din ako eh. Taga saan ka?
Quezon City, may kilala kang Mike Chua? Ano kala mo sa Quezon City compound? 3,000 Mike Chua dun eh. Ang Pinoy, pag may mahabang pila, asahan mo sa fast food sa Amerika, pag may mahabang pila, ang Pinoy ang pasimuno. Kasi nasa unahan yan, yung Pinoy sa Amerika, ganito magtsura. Cheeseburger, $5, 5 times 51. Kero yan. Sobra naman cheeseburger yan. Ang daming cheeseburger na yan sa Pilipinas, ha? Nadala ako sa emosyon, ang dami ko binili, 30 pantalon, 30 relo, 30 t-shirt. Pagdating ko sa airport, may bayad palang extrang bag. Tayong mga Pilipino, ayaw natin nagbabayad ng extra. Alam mo ginawa ko, mautak ako. Sinuot ko lahat ng pasalubong ko. Ganito ako maglakad sa airport, oh. Sabi ng Amerikanong guard, hey, why are you wearing many watches? I want to know the time in the world. In LA, it's 7:30. In London, it's 7:30. Hey, it's the same. Yes, because time is relative. Pagdating ko sa bahay, kuya, Levi's mo. Tay, Armani mo. Ma, Victoria's Secret mo. T-back yan, nahirapan ako dyan, ha? Ang lalaki, pag nagsuot ng T-back, hirap. Kasi one ball will sacrifice. Kahit anong adjust mo yung left, babagsak yung right. Kasi ang balls natin, walang center point, may guhit siya, pero design lang yun. Napakasaya maging Pinoy. Walang titigil sa pagiging Pinoy, mga kaibigan. Huwag tayong mahiya sa pagiging Pinoy. May kukwento ko sa inyo, ang mga Pinoy ay matatapang, tama ba? Bakit tayo matapang? Tayo lang, nakakatawid sa EDSA ng ganito. Di ba ang tapang mo? Naniniwala ka na ang kamay na to ay pipigil ng bus. Sa sobrang tapang na iba, nagyayaya pa na ibang tao, sumabay kayo sa akin, ang bahala sa inyo. Ang tapang natin, yung mga babae, tayo lang kayo sa isang lahi sa buong mundo na pag nabilaukan, hindi humingi ng tubig. Anong hinihingi? Number! Huwag tubig. Number! Number 5, A, B, C, D. Shit, ba't ako iniisip ni Eddie? Mamamatay na lang, lumalandi pa. Matatapang tayo mga Pinoy dahil hanggang ngayon, nagtitiwala tayo sa MRT kahit sirain. Alam niyo ba, nasisira yung MRT? Huwag na kayong sasakay. Lasing ang mga MRT drivers. Sumakay kayo sa MRT. Ganito sila magsalita, oh. Parehong-pareho sila nasasayta sa True Value. Nagbibenta ng vacuum sa gilid. Yung wala na rin pag-asa sa buhay. Pinakay ng vacuum. Wala namang kwento to. Gusto ko lang makauwi. Maraming sumasakay sa MRT dahil maraming mga gentleman mga Pinoy. Pumalakpak nga ang gentleman mga Pinoy. Ayaw natin nakakita ng nakatayong babae, nakatayong buti sa babae, nakatayong matanda babae. Ano ginagawa natin? Umipikit tayo. Nagtutulog-tulugan. Andiyan pa yung girl. Lagpas na ako sa bababaan ko eh. Ang Pinoy ang hilig matulog sa pampasahero sa sasakyan kasi may powers tayo. Kahit maimbing ang tulog natin, alam natin kung saan tayo bababa. Para sakto sa bahay. Mga kaibigan, kung kayo po ay mag-give up na sa Pilipinas, may kukwento ko sa inyo. Iba pa yun ang Pilipinas. Kung na-high-techan kayo sa Japan or sa Amerika, mas high-tech po sa Pilipinas. Nasa Amerika po ako, nag-brown out. I have to call the electric company to know what time the power is coming back. That's not high-tech. Dito po sa Pilipinas ang high-tech. Dito pag nag-brown out, walang tawag-tawag. Hintay mo lang magpalakpakan yung kapitbahay. May ilaw na! Ang tatapang ng hype sa Amerika, Florida, yung alligator gumagapang sa likod ko. Namiss ko mga hype sa Pilipinas. Ang babait ng hype dito. Mamayang gabi, mamayang madaling araw, pag natapos to, umuwi kayo sa bahay, dumiretso kayo sa kusina, bigla niyong buksan yung ilaw, di ba ang bait ng daga, nakaganyan? Ha? Sa itong pagkain? Naipagtitinga ka na sa daga? Ang saya. Daga. Ha? Ikaw. Ha? Ako pa aalis? Bahay namin to. Nagpunta na ako sa Malaysia, Taiwan, Japan, US, at naiingit ako sa ibang bansa. Magandang structure, bridges, magandang mga buildings, Taipei 101, Kuala Lumpur Tower, nakakainggit. Pero narealize ko, hindi dapat tayo mainggit, mga kaibigan. Dahil tama ang ginagawa ng gobyerno natin. Low profile tayo. Below the radar. Dahil balang araw, susugod ang mga aliens. Hindi tayo ang priority. Titirayin niya yung Japan, Taiwan, Kuala Lumpur. May alien dadaan sa Pilipinas, litong-litong siya. May tumira na dito. Sirang-sira ah. At mga kaibigan, kaya ako proud maging Pinoy dahil sa ibang bansa, walang sesto. Sino umiinom ng sesto? Oh, may mga umatin na ng lamay.
Ang sesto, lagi nasa lamay. Ba't natin gusto-gusto ang sesto? Ito lang kaysa isang orange juice sa buong mundo na hindi mo matatanggap na ubus na. Meron pa to eh. At gustong-gusto ko rin ng Pilipinas dahil dito lang may Amber Spaghetti. Sino kumakain ng Amber Spaghetti? Gusto ko makilala kung sino tagahiwa ng hotdog. Ang lipis ng pagkakahiwa. Transparent. Isang hotdog, pinagkasya na sa isang bilao. Ginawa pa niyang bulaklak para lokohin tayo. Patay mo yung electric pan, lilipayin itong mga hotdog eh. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyo. Mag-enjoy lang, be positive, keep on smiling. I'm Alex Calia, and please, kapamilya, madlam people, showtime, and Magic 89.9, at BGC Lagig, maraming po salamat sa pag-stretch ko muna, mag-i-stretch muna ako. Gusto niyo ba ba? Gusto niyo ba ba? O sige. Mag-i-stretch ako ha. Gusto niyo ba ba? Palakpa muna tayo. O sige, para sa inyo to. Para sa inyo to. Mga kaibigan, matagal ko na po pangarap talagang yumaman. Kasi marami akong mga barkadang mayayaman. Unang-una, sandali, bago ako magsalita ng pagyaman, nakita ko po si nanay. Nay, kamukha niyo po yung nanay ko. Ganyan-ganyan yung itsura ng nanay ko. Alam mo, ang nanay, ang unang budol-budol. Lana, pag Pasko, pag nakita ka ng nanay mo sa Pasko, marami kang pera, galing sa ninong at ninang, ano sasabihin ng nanay mo? Hoy, ang dami mong pera. Tago ko muna yan, baka mawala. Pag pinatago mo, yari ka. Ako, nangyari sa akin na pinatago ko, 10 taon na, di ko pa makukuha eh. Nung kinuha ko, sinusumbatan pa ako eh. Na yung pera ko, pera mo? Siyam na bang kitang dinala sa tiyan ko? Ang mga nanay, sus Mariosep, ang nanay ko, maraming utang sa kapitbahay. Kami gagamitin. No, Alex, maniningil si Aling Stiling. Pag inanap ako, wala. Sa nagpunta, hindi mo alam. Tandaan mo yan. Okay, pupunta si Aling Stiling, inanap ako. Alex, nanay mo, wala po. Sa nagpunta, ba't hindi dito yung chinelas? Lumabas po siya, nakapaa. Saan nga nagpunta? Hindi ko po alam. Anong oras babalik? Nay, anong oras ka raw babalik? Ingit na ingit ako sa mga mayayaman kong barkada noon kasi may mga mayayaman akong barkada. Pag umuwi ng late, papagalitan ng mami. Hey, you're late. Go to your room. May room talaga mayayaman. Second floor, third floor. Pag mahirap, sinabihan kang, hoy, go to your room. Nay, ito na to. Sala, kusina, kapitbahay. Pag tinanong mo ang address ng mayaman, Green Hills. Two words, San Juan. Three words, across the street. Three blocks away. Yan ang mayaman. Pag mahirap, tanongin mo ang address, punong-puno ng numero. Taga saan ka? Lot 4, Block 7, Sitio 179, Barangay 174, contestant sa Itbulaga. Mahirap lang po ako mga kaibigan, sampu kayo magkakapatid, bunso ako at biktima ako ng pinaglumaang mga damit. Hand-me-downs. Kaya kinausap ko yung nanay ko, sabi ko sa nanay ko, Ma'am, this gotta stop. Sabi ng nanay ko, hype ka, nag-i-English ka na. Ba't tayo mong suitin yan? Nangyabang mo ah. Ma, suit ko na kayong panty ni ate, huwag naman yung blouse niya. It's too much. And red is not my color. Yung nanay ko, nagpapaalam ako, Ma, pwede kayong magtaguan? Oo, pero gusto ko nakikita kita ha. Yung tatay ko galing sa opisina, sasabihin sa akin, Alex, hanapin mo chinelas ko. Pag hindi mo makita, makikita mo! Tapos gumigimik ako, nagbibinata ako, umuwi ako ng late, sinulubong ko ng nanay ko, sabi sa akin ng nanay ko, saan galing? Ma, sa kaibigan ko lang, sumasagot ka pa. Ano ginawa mo sa kaibigan mo? O, ba't di ka makasagot? Nagda-drugs ka! Umatras ako, masakit eh. Bastos ka, ba't ka umatras? Bumalik ka dito, hindi pa tayo tapos. Bumalik ka dito! Siyempre, masunurin ako, bumalik ako. Aba, babalik ka, lalabang ka? Umakyat ka sa taas, wala kaming taas, pero umakyat ako ha. Dumating ang tatay ko, sabi sa akin ng tatay ko, huy, ginabi ka rin ng uwi, you're grounded. So mayayaman, you're grounded, hindi ka makakalabas ng bahay, hindi ka makaagimik, hindi ka makaka, di ba? Sa mahihirap, ang you're grounded, di ba yun? You're grounded, 110 o 220. Iba ang tawag ng parents pag mahirap at mayaman. Ang mahirap, nanay, tatay. Ang mayaman, mommy, daddy. Ang super duper rich, mom! Pop! Mom, my God, this is the wrong house. Kaya sabi ko sa anak ko, anak, pag may bisita tayo, alam mo itatag mo sa akin, ha? Opo, isang gabi, dumating, may bisita, tinawag ako. Tatay, you're grounded. Okay. Gusto niyo pa? Ang saya, no? Ang saya, nag-enjoy ba kayo? Okay. May mama pamilya ba dito na mag-spend dito ng, ano, ng New Year? Ano yan? Ano lang yan? Out of adventure? O talagang wala talaga yung bahay? Niloloko nila yung mga anak nyo na, anak, punta tayo sa BGC, let's celebrate New Year. Kasi ganun kami nanay, ng nanay ko eh. Pag bagong taon, mabuti pa siguro, mag-fasting tayo.
Wala nang paputok, no? Nakakamiss ang paputok, no? Yung bigla na lang magpapaputok na, yung nagugulat ka na lang, pug! Bila? Nakakamiss. Gusto ko nga ngayon, ano eh. Marami din mga paniniwala, no? Mga pamahiin. Naniniwala pa yun, pag tumatalon, di ba, tatangkad. Ginagawa nyo pa rin ba yun? Oo, huwag nyo gawin. Si Dagul, ginagawa yun lagi sa gawin bililit. Di naman lumaki. Mga kaibigan, nakikita ko dito sa BGC, pag kayo tumatambay, BGC Taguig, marami pong mga aso dito. Di ba? Galit na galit ako sa mga kaibigan kung may malalaking aso. Pag dinadalaw mo, naranasan nyo na ba yun, may malaking aso? Ganito yung tsuna ng aso. Tapos sabihin ng kaibigan mo, pare, pasok ka, hindi na nga agad yan. Lahat ng senyalis, kaagating ka ng aso. Gagano pa yung kaibigan mo, pare, ang bait nito, promise. Of course, kung nagpapakain yan eh. Tapos pag kumasok ka, kinagat ka, ikaw sisisihin ng kaibigan mo. At sabi ng nanay ko, pag kinagat ka ron ng aso, pag hinabol ka ron ng aso, maupo ka. Hindi totoo yon. Ang hirap tumakbong nakaupo. Magmumukha kang tanga. Pati yung mga aso, tatawanan ka. At ako po, nako yung mga batang to, alam nyo ba yung mga multo? Dati nung kabataan ko, alas 12 nagpapakita ang multo. Ha? Ngayon, alas 3 pa. Dahil sa, ano, sa Emily Rose. Bilo mo, alas 12, nakasurvive ka, maghihintay ka pa ng alas 3. Akala ko mga tao lang pagod. Pati pala mga multo, pagod din. Nag-uusap sila sa umaga. Pare, ba't mukha kang pagod? Na-assign ako sa alas 3. Ang dami ng gising. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Palakpakan na BGC Taguig. 2020 na. Malinaw na po ang future natin. 2020, sabi nga ni Yorme Etneb.